Hi guys! And for today's video, gawa tayo ng chocolate cake. Yung frosting nito ay hindi ganache. Ito ay custard base na nilagyan ng chocolate. And then ang base din natin dito ay chocolate moist cake. So wag na nating patagalin yan and simulan natin. Madaling-madali lang to. Meron ako ditong 3 pirasong egg yolks. Lalagyan natin yan ng kaunting gatas mula dun sa 365 ml. And then 1/2 cup ng sugar, 1/4 cup ng cornstarch, and 1/2 teaspoon ng salt. Haluin natin yan ng maigi hanggang tunaw na yung cornstarch and sugar. Pagkatapos nun, ilagay na natin yung isang buong lata kaagad ng evaporated milk. And then maglalagay tayo dito ng 1/3 cup ng cocoa powder. Pwede nyong bawasan yun to 1/4 cup kung gusto nyong medyo runny ng kaunti. Kasi yung ano natin dito, yung frosting natin dito, talagang malapot. So imix natin yan hanggang matunaw na silang lahat. And then isa lang to sa medium na apoy. And then dire-diretso yung halo hanggang sa lumapot na. Make sure na scrape nyo yung gilid at talaga yung bottom para hindi tayo masunugan. Pagka lumapot na siya ng ganyan, kung may hinaan nyo pa yung apoy, hinaan nyo. And then dire-diretso pa rin yung halo hanggang sa mapakinis at makumintab na yung ating frosting. After nun, haluin nyo siya ng haluin para lumamig ng konti. And then, i-transfer natin siya sa panibagong bowl. Personally, mas masarap to para sa akin compare sa ganache kasi wala siyang umay na factor yung talagang sobra-sobrang lasa ng chocolate na hindi ka makakakain ng marami. Ito, mapaparami ka talaga yung kain. Kapag ka medyo malamig-lamig na, hindi yung talagang bagong ahon nyo pa dapat yung frosting, yung medyo lumamig na siya o sumingaw na yung steam dun sa custard natin, maglalagay na tayo doon ng 200 grams ng chocolate. Pwede ang Belgian, pwede ang dark, pwede ang semi-sweet. Yun yung mga ginagamit ko para dito. So, i-mix natin yan. Dapat talaga hindi talagang sobrang init pa nung frosting nyo kasi may chances na masunog yung chocolate and hindi siya maging maganda yung texture. So, haluin nyo lang yan ng haluin and eventually, magiging makinis yan. Takpan ng cling wrap and then palamigin sa ref hanggang sa pwede na natin siyang gamitin. Habang pinapalamig natin yan, punta na tayo dun sa ating paggawa ng chocolate moist. Dito, meron akong 1 1/2 cup ng gatas. Pwedeng fresh, pwedeng evap, and then maglalagay tayo dito ng 3/4 cup ng cocoa, 1/2 teaspoon ng salt, 1 1/2 cups ng sugar, light brown yon, and then i-mix natin yan. Mas maganda kapag ka tinutunaw muna natin yung cocoa natin sa ating liquid para na-moisten na siya kasi mas matagal mag-absorb ang cocoa. And then magme-measure lang ako dito ng 1 1/2 cup ng oil. Chiffon aid din yung ginamit ko dito kasi mas hindi talaga siya nagda-dry kahit ilagay natin siya sa ref. Kunyari na-slice nyo na and may natira, kahit ilagay nyo siya sa ref, moist pa rin yung ating cake. I-mix lang natin yon and then maglalagay ako dito ng 1 1/2 cup ng all-purpose flour. Hindi ko na sinift yon. And then maglalagay din tayo ng 1 teaspoon ng baking powder at 1 teaspoon ng baking soda. Hahaluin lang natin yan hanggang wala na tayong natitirang lumps ng flour. And lastly, ang kailangan na lang natin gawin ay maglagay ng 1 pirasong large na itlog. Mas maganda kapag hinuhuli natin to para maiwasan natin yung pagtigas ng ating chocolate moist cake. Haluin lang natin yan and huwag nyo itong i-overmix basta nakita nyo well-mix na siya. So pwede na yon, padaan nyo ng spatula para sigurado. May na-prepare na ako dito na baking pan, bali ito ay 7x3 na round pan. Nilagyan ko lang to ng grease ng shortening and then sinapin na ng parchment paper. Kung ayaw nyo siyang i-bake ng punong-puno talaga kapag after baking, pwede kayong gumamit ng 8x3 na round pan. And then, i-bake natin to sa preheated oven na may 160 degrees Celsius for 35 to 40 minutes. Check nyo yung gitna lagi kung well done na siya o malinis na yung toothpick o stick na ipantutusok nyo. And then, meron ako ditong 80 to 100 grams ng chocolate, dark to. And then, ayako na ng maraming hugasan kapag magtutunaw pa tayo ng chocolate. So, dinerecho ko na siya dito sa piping bag natin. Make sure na walang butas. And then, meron ako ditong medyo mainit-init lang na tubig. Huwag yung sobrang init kasi baka matbutas naman yung plastic. Ilagay ko lang yan, binabad ko ng konti, and then minasamasahe ko para masiguradong tunaw na lahat ng ating chocolate. Iwas hugasin, iwas sunog na din ang chocolate. So yan, pagka nakita ko, nakapa ko na wala ng buo-buo, meron ako ditong silicone mold na pwede nating paglagyan ng chocolate para nakamolde na siya. Pero kung wala kayong ganito, may ipapakita ako sa inyo na paraan din para makagawa kayo ng design kahit wala kayong silicone mold, chocolate mold.
So yun, nilagyan ko lang yan and then pinasobrahan ko kasi kapag gagamit kayo ng chocolate pang design, make sure na lagi kayong may pasobra para kahit masira o ano man na mangyari, hindi na kayo ulit ng process. So dito, meron akong parchment paper na nilagyan ko lang ng mga drop ng chocolate and then pinahiran ko lang siya ng kutsara. Pwede natin itong ganyan na lang o kaya i-bend nyo. Ilagay nyo dun sa medyo nakabend na container para pagka tumiga siya, nakabend siya. So yun, papalamigin lang natin to sa ref para mag-set. Sabi ko nga, kailangan kapag gagamit kayo ng mga ganito, kailangan may pasobra. Ito, hindi natin to gagamitin dun sa ating chocolate cake. Ginawa ko lang talaga to para may mapakita sa inyo na kahit wala kayong chocolate mold, ay makakagawa kayo ng pan-design sa inyong mga cake. So, lumamig na yung ating chocolate moist cake. Yun, nirelease ko lang siya sa pan and then dire-diretso na tayo sa pagpa-frost. Hinati ko siya sa gitna and then lalagyan natin siya ng filling. Yung ating frosting na ginawa, madali talaga siyang i-cover. O tapos, pagka nasa ref siya, medyo titiga siya ng kaunti. Kapag ka nasa room temperature lang siya kahit maghapon, na-hold niya yung shape niya at saka texture niya, hindi siya natutunaw. So yun, maganda tong gamitin kahit nag-chiller ka o kaya room temperature lang, maganda tong gamitin. And kahit nasa chiller to, yung texture niya medyo makinis pa rin. Hindi katulad ng chocolate ganache na medyo nagiging matte yung kulay niya. So yan, kinocover ko lang yung ating cake and then papantayin lang natin yan. Hindi naman kailangan na sobrang pantay dahil lalagyan natin yan ng design. Simpleng-simple lang yung ginagawa nating design to. Actually, shinare ko to dahil nung nag-post ako ng mga ginagawa ko last night, marami nagtatanong. So ganito lang yun. Ganito lang yung pagdi-design nun. Simpleng-simple lang. Yung ating chocolate moist cake, kung wala kayong oven, ay pwede nyo rin siyang i-bake sa improvised oven. Pwede nyo rin siyang i-steam. So, kahit wala kayong oven and wala masyadong gamit, makakagawa pa rin kayo nito. So, yun. Pwede nyo rin itong ilagay dun sa mga tin cans na available ngayon. Kung gusto nyo siyang pangregalo sa Pasko o kaya sa mga aluminum pans, pwedeng-pwede, pang negosyo. So yun, simpleng-simple lang naman to, walang masyadong detalye. Ilalagay lang natin yung mga chocolate mold natin. So sigurado ko, kayang-kaya mo tong gawin. Basta sundan mo lang lahat ng instruction natin. So yun nga mga kalutong tinapay, sana ay nagustuhan mo yung video natin for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong Milian Lutong Tinapay. Bye-bye!